Ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko. Ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmarked revenue? Congressman Bernadette Herrera at si Congressman Stella Kembo ay mainit na nagkasagutan sa Kongreso patungkol dito sa budget. Dito ay mahalata natin na hindi nga makasagot ng maayos itong si Congressman Kembo sa mga tanong nga ni Congressman Herrera kung kaya binalik niya pa or inulit niya pa mismo ang tanong niya dito kay Congressman Kembo kung saan nga ay napahiya ito ng husto sa Kongreso. Kaya narito guys, paunuorin natin ang mainit na sagutan ng dalawa. Majority Leader. Madam Speaker, I move that we recognize the Honorable Bernadette B.H. Herrera of the Party List B.H. for her interpellation. The Honorable Bernadette B.H. Herrera is recognized for her interpellation. Para doon. Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po doon sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko. Ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmarked revenue? Hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hirmen ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Malaban na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng DICT ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker, maliwanag po yun at katulad din doon Madam sa Speaker, fire trucks. So lahat po yun ay pwede. So yun ang sistema po ng paggamit ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung meron pong legal question ng ating kagalang-galang na B.H. Herrera, nandito naman po ang DOJ, judiciary, pwede po siyang magtanong ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ because that is really beyond us. Hindi po ako makakapigay, hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. We are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit. Tapos pag kailangan na, sasabihin mo, pag kailangan na, nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalat ng Kongreso para sa isang particular na bagay?
Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference ito dun sa DAP? Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government, and this is under Executive Order Number 449. Yan po ang mandato ng ating National Treasury. So, kung meron pong legal question na gustong pang talakayin ang ating kagalang-galang na BH Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung gusto niyang talakayin pa ito. But as far as we are concerned, at any point in time na hihingin ng ahensya, ang earmarked revenues na yan, dahil maliwanag po, mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga ang balanse nila, ay demandable po yan. Madam Speaker, hindi nga po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse. Alam mo yun. Hindi maliwanag kung magkano ang balanse ng mga earmarked revenues dahil natatraffic sa Bureau of Treasury. You and I both know that. Natatraffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong we earmark this certain, ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, di ba, kunwari ikaw may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available.